Magandang araw muli, guys. Sana naman, jackhammer ang aking ayusin. Same model lang sila. Nung una kong ginawa, ganito rin. So, saksak na natin para mabilis natin makita kung ano yung kanyang diferensya. Ayan, power on natin. Ito yung kanyang switch. Guys, ito guys, yung pangalawa na to. Yung una na gawa natin na video ay na okay na yun. So, carbon gas na naman. Ay steady lang siya. Okay, off muna natin. Bunutin natin yung saksak. Ayan. At titignan natin at atin bubuksan. Ayan guys. Binubuksan ito na. Natin buksan ito. Wala tayong cameraman. Mag-isa lang ako dito sa workshop. Kailangan lang natin itong sumpit-sumpitin. Kasi sobrang laki ng jackhammer na ito. Filthy. Napakalaki. So, ayan guys, buksan na natin, no? So, tingnan muna natin. Visual natin yung kanyang loob. Ayan, napakalinis yung kanyang mga tornilyo. Walang tagas, walang oil na lumalabas. So, malinis. Hindi katulad ng ibang nabubuksan ko pagka tanggal mo na yung takit ay maraming langis, pero dito wala siyang langis, wala siyang tagas. So, maganda to, sabihin magagawa natin ito ng maayos. Sa loob lang natin titignan yung kanyang carbon. Talaga, saka natin tinan yung carbon dahil ma-under naman siya. Ang kailangan lang naman natin ay buksan dito sa ito takip na ito. Kasi dyan naka ano yung kanyang hammer, yung mahaba na yan. So, tingnan natin yan guys. Kailangan natin muna buksan ito. Ayan na guys, bubuksan na natin. So, medyo matigas siya ng konti. Ayun! Yung tuyo. Ayan. Ayan nyo guys. Ayan yung kanyang connecting rod. Na durog siya. Ayan no. So, nakikita nyo. Ayan yung connecting rod. Ayan yung pumapalo doon sa concrete bit. Ikot natin ang bahagya. Ayan. Ikutan natin ng konti-konti. Ayan no. Ayan. Kaya pala hindi nag-hammer dahil yung kanyang nadurog na yung kanyang connecting rod. Ayan. Ayan yung connecting rod guys. Yung connecting rod niya dito naka self-pack sa shafting. Yung shafting na yung umiikot na yan. Sa ginagalaw ko umiikot. Yan siya naka self-pack. So kaya pala walang hammer. Gagawin natin ito guys ay napipilitan tayong buksan at para tingnan din natin yung kanyang piston head, baka nasira na rin. Ayan, sana okay yung piston head ito po. Para papunta na lang natin yung kanyang connecting rod. So, titingnan natin ito guys.
Ayan guys, buksan ko na. Tanggalin natin yung kanyang holder. Ito guys, yung kanyang piston holder. Yan. Diyan nakasalpak yung piston head at saka yung connecting rod. Yan. Diyan yan yung kanyang pinakalaga. Yan. Ito yung kanyang loob. Ito natin. Malinis naman siya. Yan. Okay. Tataktak natin ito. Kaya tataktak natin. Nasa loob kasi yung kanyang ano eh. Piston na head. Tsaka yung connecting rod. Yan, medyo parang maganda yung ano na sa loob. Parang medyo matigas. Ayun. Sundutan natin. Ayan guys. Ayun. Nakalabas. Nailabas na natin yung kanyang connecting rod. So yan. Durog ang dulo. Itong kanyang piston head ay parang okay naman. Yung kanyang oil seal, yan, hindi naman siya durog. So buti na lang buo yung kanyang piston head. Papatanaw natin ang connecting rod. So ito guys, kanina mayroon akong nakuha, no? Pinahula ko natin sa kabila. Yan, yan, yung connecting rod na buo. Gagawin lang natin dito, ipagpapalit lang natin silang dalawa. Dahil itong isa, kasira naman ito ay piston head. Yan, no? Durog at piston head. Pero yung kanilang connecting rod ay buo. No? Pagsaswapin lang natin ito guys. So ayan na guys, nakikabit ko na. So ayan, kitang-kita niya, no? Maganda pa yung kanyang piston head, connecting rod, parang bago pa. So sana magandang pump nito. Ayan. Testing natin ito guys, ipasok. Tignan natin kung hindi walang tagas na hangin, walang lumalabas sa'yo, medyo matigas siya. Ibig sabihin, pagka medyo matigas ang ano, lumalaban, ay buo yung kanyang o-ring, yung oil seal. Ayun, maganda. Buo. Sana ayos natin ito. Buo lahat. Ayan. Ito namang isang kanyang pinagawa, wala na ito. Tatapon na natin ito. Nagdurog na lahat eh. Wala natin mga pakinabangan dyan. So, ito na lang ang ano natin guys. Sasalpak ulit natin yan guys. Ito natin ang pwesto. So ayan guys. Ipasok ko na sa kanyang shafting eh, sa loob. Ayan o. Kita nyo no? So mabibigyan na ipasok yan eh. Gagawin lang natin. Paikotin natin ito ng 360 degrees para malaman natin kung hindi sakal yung pagkakaikot niya, no? Nasa alignment, yung tamang alignment niya. Pag iniikot natin ito guys, kailangan malambot siya, nagtitriwin. So ayan, so malambot naman siya guys, malapit siya mag 360, malambot oh. Babagya ko lang siyang iniikot, ibig sabihin align na align na siya. Ayan. Umabot na siya ng 360 degrees. So, okay na to. Ayan, makakabula naman tayo ng isang jackhammer. So, yun lang ang sira niya, no? Piston head. Ang kabila na sira. Connecting rod. Yan lang, guys. So, bubuhay natin to guys, at paandarin na natin. Ayan, guys, nabuko na. Ayan, ito na natin malalaman kung effective nga yung ikinabit natin na connecting rod. So, subukan natin ito guys. Ayan. Kalapak natin na takot muna natin power. Power natin. Ayan. Tapos sa power switch. Ayan guys. Ayan. Ayan. Kaya pansin nyo guys, kung kanyang panagindi nagbago.
So, ibig sabihin na okay siya. Ayun. Pumapalo yung mga yung kanyang piston head. Doon sa concrete bit. Sabihin, okay yung pinalit natin na connection ram. Ayan. Naririnig nyo may pumapalo sa loob. So, pinapalo yan ng piston head sa loob. Yung piston head na nakakabit sa connecting rod. Connecting rod naman nakakabit na sa shot pin dahil sa kanyang motor. Pinapakaganda ng tunog, gano'n? Gusto ko kung natin dito sa low speed, high speed natin, low speed, yan, gano'n lang. Ito yung kanyang tunog. Marino po lang ang pinagbago dito sa, ano, yun ang tunog natin na sira yung connecting rod. Hanggang ganyan lang guys. Maraming salamat sa susunod na video.